Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po si Onyo Coco. Ngayong araw po ay gagawa tayo ng special bibingkang anin. Special po siya dahil maglalagay po tayo ng langka para mas masarap po ang ating bibingka. Okay, start na po tayo. Ito po ang ating ingredients. Glutinous rice o yung ating malagkit na bigas, nahugasan ko na po yan. At water. Gagamitin po natin ito para lutuin po ang ating bigas. Coconut milk, white sugar, at salt. Para naman po sa ating minatamis na langka, water, white sugar, at ang ating fresh langka. Kung meron na po kayong minatamis na langka, okay lang po kahit wala na po itong tatlong ito. Para naman po sa ating toppings, ang ating coconut cream or kakanggata. Mas masarap po kung coconut cream instead of coconut milk para mas malasa at malinamnam po ang ating toppings. Dark brown sugar o yung tinatawag nilang dark muscovado. At salt. Para po sa eksaktong sukat, pakicheck lang po ang ating description sa baba. Lulutuin na po natin ang ating bigas. Nahugasan ko na po yung bigas natin kanina, kaya ilalagay na lang po natin yung tubig at idediretso na po natin sa ating rice cooker. Yan po, lulutuin lang po natin ang ating malagkit na bigas. Para lang po tayong magluluto ng normal na kanin. Yan po, habang nagluluto po tayo ng ating bigas, gagawin naman po natin or lulutuin naman po natin ang ating minatamis na langka. Dito po sa ating pot, ilalagay ko lang po ang ating langka, ang ating white sugar, at water. Haluin ko lang po hanggang matunaw po ang ating white sugar. Yan, okay na po yan. Isasalang na po natin sa ating stove. Ita-turn on ko na po ang ating stove sa high, yung malakas na apoy po. At tatakpan lang po natin. Yan po, kumukulo na po ang ating langka. Inaan lang po natin ang apoy. Kailangan po yung apoy natin yung pinakamahina po. At lulutuin po natin ito for 45 minutes. Takpan lang po ulit natin. Yan po, luto na po ang ating malagkit na bigas. Palamigin lang po natin. After 45 minutes po, check na po natin. Yan po, luto na po ang ating minatamis na langka. Papatayin ko na po ang apoy. Palamigin lang po natin. Yan po, medyo malamig na po ang ating langka. Hiwa-hiwain lang po natin. Yan po, set aside po natin. Yan po, medyo malamig na po itong ating malagkit na kanin. Mag-start na po tayong gumawa ng ating bibingka. Dito po sa ating pot or dito po sa ating frying pan, ilalagay ko po ang ating coconut milk. Turn on ko lang po ang ating stove sa katamtamang apoy. At halu-haluin lang po natin ang ating coconut milk. After a few minutes po, mapapansin nyo po na nagbubuo-buo na po ang ating gata. This time po, ilalagay na po natin ang ating sugar. At continue lang po natin ang paghalo.
Yan po, natunaw na po yung sugar. Susunod po nating ilagay ang ating minatamis na langka. Hintayin lamang po nating kumulo ulit at dapat po tuloy-tuloy po ang ating paghalo. Yan po, kumukulo na. Ilalagay ko na po ang ating asin. At isunod na po natin ang ating malagkit na kanin. Yan po, continue lang po ang ating pagluto at hahalu-haluin lang po natin hanggang mag-dry po ang ating bibingka. Huwag niyo pong ihinto ang paghalo, baka po masunog ang bibingka. Yan po, after 10 minutes, ganito na po ang kanyang consistency. Malapit na po ito, mga 5 minutes na lang. Yan po, after a total of 15 minutes, ito na po ang ating bibingka. Okay na po ito. Papatayin na po natin ang apoy. Yan po, set aside lang po natin. Meron po tayong dahon ng saging dito, nahugasan ko na po. Iinitin lang po natin. Yan po, ganito po yung pag-init. Kung mapapansin nyo po, lumalambot po yung dahon ng saging. At nagiging dark green po yung kanyang kulay. Okay na po yan. Yan po, tapos na po tayo mag-init ng dahon ng saging. Yan po, ito po ang ating molds. Ilalagay ko lang po ang dahon ng saging. Ito po yung ininit natin kanina. Ngayon po, maglalagay na po tayo nitong bibingka dito sa ating molds or sa ating containers. I-flatten po natin gamit ang ating spatula. Actually po, kahit wala na po siyang toppings, masarap na po siya. At medyo makapal po yung ating bibingka. 385 grams po ang timbang ng bawat tub. Kung ibebenta nyo po to, sigurado pong babalik-balikan dahil sobrang sarap po nito. Yan po, tapos na po tayong maglagay sa ating containers. Ang next po natin gagawin, dulutuin na po natin ang ating toppings. Mag-start na po tayong magluto nitong ating toppings. Ilalagay ko na po ang ating coconut cream dito sa ating pot. I-turn on po natin ang stove sa katamtamang apoy. At halu-haluin po natin. Huwag po natin tigilan ang paghalo para hindi po masunog ang ating toppings. After 5 minutes po, kumukulo na po ang ating coconut cream. Hinaan lang po natin ang apoy. Yan po, ang apoy po natin nasa low heat lang. Ilalagay na po natin ang ating sugar, ang ating dark brown sugar.
At ilalagay na din po natin ang ating salt. I-continue lang po natin ang paghalo hanggang lumapot po ito. Yan po, after 15 minutes, ganito na po yung consistency ng ating toppings. Malapit na po ito. After 20 minutes po, ganito na po siya. Kung mapapansin nyo po, naging dark brown na rin po yung kanyang kulay. 5 minutes na lang po, okay na po ito. After 25 minutes po, ito na po yung kanyang consistency. Papatayin ko na po ang apoy. Kung mapapansin nyo po, malapot na po ang ating pang toppings. Ang cooking time po, depende po yan sa lakas ng inyong apoy. I-set nyo lang po ang inyong stove sa pinakamahina. At depende po yan kung gano'n po kalapot ang gusto nyong toppings. Ako po kasi mas gusto ko yung sobrang lapot para po lasang bukayo ang ating toppings. Maglalagay na po tayo nitong ating toppings. At i-flatten po natin gamit ang ating spatula. It's not peanut butter. But this is peanut butter. It's not. Oh man! Tikman na po natin. Sarap! Lasang-lasa po yung langka niya at hindi rin po siya sobrang tamis.